Guys, welcome dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay for collateral for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collateral of your energy at this time. What's with the King of Wands in reverse? Parang wala kang tiwala sa kakayanan mo. Parang nervous ka. Parang nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo ba? Pero nakarecover ka na sa... Parang kulang ka sa confidence sa sarili mo. Parang kinakabahan ka. You don't believe in yourself. You don't fully believe in yourself right now. Mga ganun ba? Na magagawa mo yan. Para nag-hesitate ka na kunwari sa pagkanta na ma-hit mo yung nota na yan. Pwede ganun. Or ma-hit mo yung goal mo. Or yung ma-achieve mo yung goal mo. Parang ganun na yung may doubt ka pa sa sarili mo. Parang hindi ka self-assured. Hindi ka confident sa kung ano yung kaya mong gawin. Or yung ipupursue mo, hindi ka confident sa na kaya mong gawin na magagawa mo yan, ganun. And with the Five of Pentacles in reverse, actually hindi ka na nagdurusa, hindi ka na din nasasakta, naka-recover ka na sa frings. Ano tong Five of Pentacles in reverse na yan? Yung parang binubusan ka ng ano ba yun, negativity ba yan? Hindi. Ano yung binubuo sa'yo dyan na naka-recover ka na? Harm? Pwede. Pwedeng harm. Kasi palang pa naman. Gawa ng witchcraft? Kaya pala. Oh. Gawa ng witchcraft. Naka-recover ka na dyan. Ibig sabihin, hindi ka na napipiste ng witchcraft kasi in the reverse na yun eh. Hindi ka na nabubuhusan ng black energy siguro yan. Black energy is o kung ano mang gawa ng witchcraft guys. Curse, hex, jinx. Naka-recover ka na dyan. Ayan. Ayan. Yun na nga yun. Madami kasi meaning to Six of Pentacles. Hindi lang pag-invest yan. Yan ang clarification yan. And itong Three of Swords, maring sa breakup, heartbreak, o kung nagkaroon ng hiwalayan sa inyong person mo, o kung sinasaktan ka din, kung parang nakaramdam ka ng tinutusok yung puso mo kasi parang nabiktima ka pala ng witchcraft. May gumagawa pala sa'yo. May gumawa sa'yo lately. Ay, nawala na din yung epekto niyan na ginagawa nila sa puso mo kasi kadalasan talaga puso talaga titirahin yan eh para mamatay. Ganun yung mayan eh. Ganun yun pag mga ano. Kasi dyan talaga yung kamatayan ng tao sa puso. Kaya puso talaga yung tinutusok nila ng karayom o kaya utak. Ano pa? Ano pa? Parte ng katawan. Ganun sila eh. Nakita niya sa mga TV. Sa TV. Oo. Sa pelikula. Di ba? May mga mangkukulam. O, tingnan niyo. Sa puso talaga tinitira. Kung maalala niyo yan. Kung nakapanood ko yun ng mga ganong... Sa Pedro Pinduco dati. Ay, ewan ko. Pedro Pinduco ba yun? Basta nakapanood ako niyan eh. Sa puso. Sa ulo. Sa kung saan pa. Parte ng katawan. Ang ginagawa nila ay... sa demonyuhan yun, guys. So, alam nyo na may parusa yun after life, no? Sa mga mahilig gumawa ng ganyan, ay bahala kayo. Hindi ko alam kung maisalba pa yung kaluluwa na mga gumagawa niyan. Ewan ko. Kaya yung mga matatanda talaga sa amin, sinasabi nyo na, mapunta sa impyerno mo yung kaluluwa mo, mapupunta daw yung kaluluwa mo sa impyerno pag gumagawa ka ng ganyan. Yung mga gumagawa ng ganyan, mapunta sa impyerno ang kaluluwa.
Kasi sinanla mo na o bininta mo na yung kaluluwa mo sa demonyo o kay Satanas. Ganun na ngayon. Kaya hindi ko din alam eh. Ang alam ko talaga, impyerno nga talaga ang punta ng mga ganyan. Ang gumagawa ng ganyan. Pero minsan kasi, ewan ko paano bang reason ng iba kung bakit ginagawa nila yan. Gusto nilang kontrolin, gusto nilang dominahin yung buhay ng iba, gusto nilang gantihan, or yung iba, inggit lang eh. Kadalasan, inggit pa nga yung reason nila eh. O insecurities, or galit, pwedeng ganon. Pero, yun nga, may choice ang tao. Choice nila yan kung magpaka evil sila, magpaka masama sila. Choice nila yan kung ipahamak na lang kaluluwa nila. Hindi lang ipahamak, hindi. Talagang hindi naman, ano yan, hindi naman parang baliwala yan yung ginawa ng iba na yan, ng mga witchcraft na yan. Hindi naman baliwala. After life, makikita nila malalaman nila kung ano yung parusa sa kanila. Dahil may kaparusahan yan. Ano pa? Sa mga nag-umpisa dyan, nasa inyo na. Ako sa inyo. Sa mga nag-umpisa dyan, ha? Na, o kayo, yung mga balak pa lang na gumana mga ganyan, ay pihil-pihilan nyo yung sarili nyo. Tigilan nyo na yan. Hanggat hindi pa bahala kayo, hindi ko alam kung pag gumawa niyan, lalo pag matagal na. At sa tingin ko talaga guys, sa impyerno talaga eh, kasi napakalaking kasalanan niyan. Huwag niyo excuse yung dahil sa napanood niyo yung mga sugo sa ano, general reading po yan. Hindi po ninyo sure kung sa inyong reading yan. Kasi general reading, kaya huwag nyo sabi na sugo ako, kaya mas save ako kahit gagawa ako ng witchcraft, kahit ganito ganyan, ay hindi ako mapunta sa impyerno. Hindi ganun guys, general reading po yan. At yung mga sugo, hindi po mag-stick o hindi po hilig ang ganyan na gawain. Lalo kung yung maingit lang na o yung maingit o ma-insecure, ay gagawa na lang ganyan. Hindi ha. Hindi ko ganyan ang sugo. Hindi nyo pwedeng mairason yan na gano'n. Kasi general reading pati yun, yung may mga sugo. Hindi din ninyo sure kung sa inyo talagang energy yon. Kaya huwag nyo iraso na, ay, sugo ako. Kasi napanood ko sa general reading na sugo ako. General reading nga po eh. Kaya iba po talaga yung personal reading na reading. Kaya baka magulat kayo afterlife. May sabi sa reading, sabi sa reading na napanood ko, sugo ako, bakit hindi? Kasi general reading po yan. So, hindi po sure kung sa inyo talagang reading. Ang daming tao sa mundo. Wala akong pinapaasa dyan. Sabi ko, general reading. So, madaming tao sa mundo na pwedeng makuhaan ng energy kung sino man ang kuhaan ng energy na nag-guide sa akin sa bawat reading. Yun po. Kasi sila ang pumipili, sila ang nagpipick ng kung kaninong reading ang readingin. Yung mga guide na yan. Yun po, kasi sabi ko lang, general reading. Yun po. Kaya, wag makampante na dahil nakapanood kayo ng sugo, na may sugo sa general reading, ay pwede na kayong gumawa ng witchcraft na akala ninyo ay masisave ang kaluluwa ninyo na hindi kayo matulan dahil sa napanood yung sugo. Ay, hindi yan maging excuse sa afterlife yung sabihin ninyo, ay, sugo ako, napanood ko yan sa ano, nasugo ako, hindi ho ganun. At ang sugo, may mga signs yan at hindi ho kontrabida, hindi inggitira, hindi mangharm dahil sa inggit at insecurities ang mga sugo. At iniiwasan yung evil na gawain hanggat maaari.
iniiwasan yung paggawa ng masama. Kaso minsan talaga may mga tao talaga guys na yung nangre-retard na nanadya para magalit ka, ay dun talaga. Parang magkukross na ng boundary, ay iba na yun. Yung magkukross ng boundary ng abusado o basta magkukross ng boundary, alam nyo naman kung anong klase ng mga tao yung ganun. Ay, kung may self-love ka, kung naglalagay ka ng boundary, healthy boundary, ay hindi ka papayag na mag-cross sila ng boundary sa iyo. So, ganun. Doon lang nagagalit ang mga kahit sino pang mabait na tao, mabuting tao. O sabihin na natin righteous. O yung pinipilit na itama ang kanyang landas o kaya ituwid yung sarili o yung tama yung gagawin o yung ganun. So ano pa, kaya sabi ko iwasan yung evil na gawain kasi para maiwas sa impyerno ang kaluluwa, para hindi maitapon sa impyerno ang kaluluwa, yun po. Pero nasa inyo na yan, sa mga nanonood, nasa inyo na yan kung iwasan nyo o hindi. It's your choice. Kasi kayo din mismo ang nasa gawa ninyo ang ikakaligtas ng souls ninyo o kaluluwa ninyo. Ayan. So, ano pa about sa'yo? Madaming gumagawa ngayon yan, guys. Kahit yung magagamot ng sasabi. Matalamak na talaga, talamak. Pero, bilang lahat yan. Nakikita lahat ng God yan, nakalista yan. Kaya sa mga magsusubok niyan, lalo sa mga susubok, iwasan nyo, huwag kayong, ano yan, yung gayuma, kahit gayuma, huwag na. Kasi sa demonyo pa rin yan, iwasan yan. Hayaan nyo na yung person nyo, kung hindi para sa inyo, edi, hindi para sa inyo, huwag nyo na lang gayumahin, huwag nyo na pilitin yung tao kung ayaw talaga. Kung ginagayuma siya ng iba, ay may kaparusahan yun sa nanggagayuma. O, hayaan nyo na lang. Malamang, mas malaking blessing pa, maayos na tao ang ibigay sa inyo. Hindi nyo kailangan gayumahin ng tao. Yan ang paniniwala ko eh. Hindi nyo kailangan gayumahin ng tao. Maliban lang kung asawa ninyo na ginagayuman ng iba para maagaw. Pero kung mga ano lang, talagang kailangan nyo paglaban yan. Lalo kung may mga anak kayo, no? Ganon. Siyempre, asawa mo na yan eh. O, di ba? Kailangan mo try paglaban yan. Lalo kung sirain nila yung pamilya nyo. Ganon. Ay, hindi na tama yun. So, ayan guys. Kaya sa mga huwag kayong sumubok dyan, huwag kayong mag-try. Baka mag-try kayo dahil gusto niyo ng control, gusto niyo ng power over others, gusto niyo ng gusto niyo makuha yung gusto ninyo, ganon, person o kung ano man, magustuhan ninyo sa iba, ay yun lang masasabi ko, huwag. Be fair. Yan. Be fair. Then, yung gawa ninyo, isipin nyo madaming tao sa mundo, madaming nabuhay dito sa mundong na to. Madaming nabuhay sa mundo na to, sa salain ng kaluluwa. Ang sabi pa nga sa Biblia, di ba, konti ang matitira? Eh, ewan ko sa Biblia ba yun? Kundi daw matitira, konti ang muling mabubuhay. O, sa salain yan, hindi lahat ay mabubuhay sa bagong
kaharian ng Diyos sa bagong mundo. Merong mga iprangkayin ko na kayo. May mga itatapon talaga sa impyerno. Meron nga mga tinapon na sa impyerno yung pag-alam ko eh, diba? Kaya sa mga hindi pa gumawa ng witchcraft, lalo talamak ngayon, madami na tuturo niya, iwasan niyo. Huwag. At iwasan niyo yung paggawa ng evil. Yung mga harm dahil sa ingits, insecurities. Kumbaga, piliin yung tamang path, yung magpakamabuti. Instead ng mga harm ng iba, ay maging matulungin. At maging good example. Hindi lang sa yung nagkukunwari kayo, be true, be real. Maging totoo kayo sa ano, ganun lang. Pero minsan talaga pag may mga nang re-retar na talagang ubusin yung pasensya mo, ay maubos talaga pasensya mo. Pag yung sinasadya ka na na ano, nagalitin, ay talaga magagalit ka talaga. Yung mamura mo talaga eh, pag mga ganun, di ba? Pero okay lang yun, kung sinasadya ka eh, nagkukross ng boundary, mamura mo talaga. Pagka nagkukross ng boundary na yung parang binabastos ka na nadya na alam niyo yung nagkukross ng boundary guys, yung parang yung manadya talaga na galitin ka na ay alam niyo yung mga ganun. Kadalasan ang mga ganung tao ay baka sinusulsula ng demonyo or else ay dahil sa inggit, insecurities na ramdaman nila. Ganon. Saan ba yun? Kay Nostradamus. Sa hula ng Nostradamus. Pati yun eh. Na may mga mabubuhay pero kukunti na lang. Pero sasalain yan. Yun ang sabi ng angel. Sasalain yan yung mga souls. Ang daming tao sa mundo. Pipiliin, sasalain. Yung mga na ano, na nasala, depende sa gawa yun guys eh. Sa gawa yun. Kaya pinapaalala ko din sa inyo kasi ala lang. maring ano yan, pinapaalala ng angel sa inyo? Hindi. Ng God? Anong? Hindi. Pinapaalala ng Diyos? Ni Jesus Christ? Hindi. Hindi. Hindi ako. Ako na pa. Ako. O ako. Ako lang ba nagganunan? Ako lang? Hindi, mayroon daw eh. ng mga anak pa ng God sa langit. Ng mga anak pa ng God sa langit. Madami anak kasi yung God sa langit. Hindi lang si Jesus Christ. Siya lang kasi yung nag-save sa mga tao. Si Jesus Christ. Kasi siguro na pag-desisyonan na yan noon. Na lipuli na lang, tanggalin ang lahi ng mga tao kasi masasama nga. Masasama yung gawain na basta kumbaga they keep sinning and sinning, they're doing evil o kaya ganun. Pero nagpresenta malamang yan si Jesus Christ, no? Nagpresenta yan na siya ang mag-sacrifice para lang magpatuloy ang pamumuhay ng mga tao para magpatuloy yung race ng mga tao. Siguro nang hinayang, naawa din siguro kasi mayroon namang mga babait, ganun. Ayan guys. Mga anak ko. Mga kapatid ni Jesus Christ. Mga kapatid, ayan, mga kapatid niya yun. Yun ang, mga ano yan sila, mga deities. Ang tawagin, yun yung mga deities. Anak ng God. Well,
Ba't may anak ba ng God dito ngayon? Meron. Meron dito. In this Jesus Christ. Ibang ano. Meron daw dito. Kaya silang nagpapaalala niyan. At least, pinapaalala pa rin, no? Huwag maging narcissistic pati. Para huwag magmataas. Para yung isipin nyo, mas save yung souls ninyo. Lalo't na sa end of times na tayo. Yun. Yun ang isipin ninyo. Yung magpakamabuti, huwag pairal ng inggit, ang ganid, selfishness, yung greed ba? Huwag pairalin yung basta yung iwasan yung gumawa ng evil at yung kumbaga tigilan yung paggawa ng masama. Huwag nyo embrace yung paggawa ng masama. Ganun. Hanggat maaari tigilan nyo. Ganun. Yun ang palala ng mga kapatid ni Jesus Christ. Okay? So, ayan. Well, binibisita kasi ako ng mga yan. Kaya, minsan nandito talaga sila. Minsan lang. Hindi naman siguro palagi. Ano yung darating sa'yo? Tingnan natin. Kung ano yung darating sa'yo? Queen of Pentacles. Ay, magiging stable yung buhay mo. Ano ba to? Person ba itong darating sa'yo? A person pala yan. Person pala to guys. Yung darating sa buhay mo, hindi para ikaw to na maging stable yung buhay mo. Maaaring magkaroon ng stability sa inyo ng person na to. Na gusto na nyo beginning relationship with you. It's a person na gusto makipagrelasyon sa'yo kasi cup. Ito eh. It's a cup. Ace of cups. Ikaw ba ang nasa puso ng tao na yan? You're the only one? Ay! Eh, that's why. That's why. Sino ba nagagay na yun? Mga anak ko ba? Hindi. Sino? Angels? Angels. Hindi siguro marunong yung mga anak ko mag-gay. Well, ay, hindi yan sila sanay. May bisita lang yan dito. Ano? Ace of Cups. Yan na nga, guys. Weird, no? Pero, malalaman nyo na lang yan. Sa, sham-sham, charot. Sa ano, kasi may mga nalaman kasi ako eh. Basta, sa ako na lang yan. Weird talaga. Kasi, hindi naman kasi ako tao eh. Sugo kasi ako eh. Kaya, may mga alam ako na hindi nyo alam. Mga ganon. May mga nasabi sa akin kasi yung mga angels, yung God, kahit sa panaginip, na hindi ninyo na napanaginipan kasi ako naman ang nakapanaginip. Okay. Yung sa mga
sa iba pa na way na pag-communicate sa akin, ganun. Page of Pentacles. Well, Ace of Cups. Ayun na nga, gusto niya talagang mag-start ng something new, stable, na may growth sa inyong dalawa. Ayan. Ano pa? Yung gusto niya magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Makasal kayo. Kasi nga seryoso siya. Kasi yung mag-grow na mag-grow, yung umpisa ninyo yung relationship. Ano, na mag-bloom kasi may flowers pati, stable, grounded, secured. And tuloy-tuloy yung pag-grow, consistent yung pag-grow. At makasal kayo kasi justice card to. And padating sa mga anak ko, nagiging emotional talaga ako. Basta. Alam, minsan napapaluha pa nga pa eh. Nung napanaginipan ko nga bumaba sila. Iyak ako ng iyak. May mapigilan yung sarili ko. Alam, emotional lang talaga ako. Hindi ko ma-explain kung bakit ba ako naiiyak. Basta ganun. Ano pa? Nine of Wands in reverse. And Seven of Pentacles. Ay, ano naman, parang umiyak. Dating sa mga ano. Ganun. Ayun, kung sana tumutulong yung luha ko, kasi ako naiyak. Ayun ko ba? Iyak ako nang iyak mo. Pero vision daw yun, hindi daw yung panaginip lang. Yung bumaba sila, lima sila. Nine of Wands in reverse and Seven of Pentacles. Ano pa? Hindi na siya defensive, guys. Nang sasaktan to eh. With the Death card. Yung person mo na yan. Nag-aantay siya na divine timing. Hindi. Kung kailan magkaroon ng new beginning sa inyo. Isip siya ng isip. Kung kailan magtagumpay na yan. Nang wala na yung mga blockage. Ganun. Anong gusto sabihin sa inyo ng person mo na yan? My life is not as together as it seems. Kasi dahil sa mga blockage. Pero nag-antay siya na ma-clear na yung mga blockage niya. Na kung kailan magtagumpay na magkaroon ng yung beginning sa inyong dalawa. Ano pa? Ang gusto sabihin sa inyo ng person mo na yan. The timing just wasn't right for us. Kasi nga, dahil may mga blockage pa eh. Kaya nasabi niya ganyan. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan na you and I were too young. Pero nag-antay siya ng kung kailan mawala na yung mga blockage, mga restrictions siguro, yung mga hadlang, pero hindi na siya defensive. Nasasaktan siya. Ano pa ang gusto niya sabihin sa'yo? I'm so attracted to you. Ngayon sabi niya. Ano pa? Mag-release daw siya. Malakas na yung loob niya. Maging fearless daw siya talaga na mag-release. Sa kabila ng mga blockage. Sa kabila na may mga blockage, na may mga humaharang. Ano to, may mga inggitira?
Ah, kasi yellow, may mga inggitira na gustong harangan, i-destroy yung inyong koneksyon. Yan na, yung sinasabi ko yung sa mga mahilig dyan, mangialam, humarang, madlang, mainggit sa kapwa, ay tigilan niya, nasa end of times na tayo. Akala niyo, nag-joke ako, akala niyo eh. Hindi totoo yung sinasabi ko. Yun ang sinasabi ng mga anak ko eh, yung kanina. Malalaman nyo din naman kasi yan eh, pagdating ng panahon eh. Malalaman nyo din yan. Direct lang talaga ako magsalita. Yun ang sinasabi nila. Diba? At least may care sa inyo. Lalo sa mga hindi pa nag, ano yung gumagawa ng witchcraft, at scheme sa iba. Ayawasan mo yan. At sa mga nag-umpisa dyan, ay huwag yung nagpapatuloy. At sa mga gumagawa niyan, na bago pa lang, ay tumigil na kayo. Tigilan niyo yan. Sipin niyo yung souls ninyo. Paano? Ay, kasi pag hinatulan niyo sa impyerno, kasi salain niya, pipiliin yung kaluluwa eh. Pipiliin, oh, pipiliin. Talaga, guys. Ganon. Oh. Pag once na natulan sa impyerno yan, forever na yan. Eternal life na yun dun. Gusto niyo yun? Hindi yung panakot dahil yun ang totoo. Dahil hindi naman pwede na pasensyahan na lang. Kasi yung iba na pinerwisyo, sinalbahe, kailangan ng justice yan. Kaya nasa gawa din ng tao ang ikakasalba ng kaluluwa nila. Kaya hangat maaari, magpakamabuti, iwasan ang maingit, iwasan ang mang-harm dahil sa inggit, sa insecurities, dahil sa gusto ng control, iwasan yung pagiging narcissistic, isa yan sa magpapahamak sa inyo, iwasan yung paggawa ng masama, pati, iwasan yung paggawa ng evil. Huwag maging selfish, huwag maging greedy, yun ang sinasabi nila. Ano yung hindi nyo na kailangan kilalanin pa kung sino ako kasi wala lang picture at pinatanggal na picture dyan. Ang importante yung isipin nyo, yung kaluluwa nyo kasi hindi ko nang balak magpasikat eh. It's part of my mission na i-share sa inyo yung mga ganyan. Yung katulad na huwag maingit, huwag maano, ganon. Huwag. Kasi nga guys, yun na number one na mapupunta sa impyerno, yung mga gumagawa ng mga kaibilan, evil, na, mga ganyan. Ay isipin nyo yung kaluluwa nyo. Hayaan nyo yung iba kung maging masaya sa buhay, kung asenso sa buhay, be happy. O kung hindi kayo masaya, edi, huwag nyo, pahayaan nyo na sila. Buhay nila yan eh. Baka yung mga nanonood naman dito, mababait naman, mabubuti, no? Pero mapaalala lang yan, guys, sa inyo. Ako nga, hindi nga ako mabait eh. kasi guys, pag inunahan ako, pag naretar ako, ay talaga mga grabe, buha ako talaga, guys. Pagka yung mga crossing boundary, ay hindi talaga papala, guys. Bunga nga ako talaga. Ganti ako talaga ng bunga nga ako yan, guys. Ano talaga. Alam ko lang mali yun, pero hindi ko matake talaga, guys, na parang yung mag-cross ng boundary, yung abusuhin. Yung alam niyo yung ganun, mag-umpisa kasi sa dun eh. Hanggang sa, yung alam niyo yung, mag-umpisa yung sa ano, sa maliit lang, tapos abuso na. Mga ganun kasi, may mga tao kasi ganun talaga eh. Kaya, pero yung tao may respeto, na marunong mag-respeto ng boundary ng iba, ay talagang saludo talaga ako siyan, guys, na marunong mag-respeto sa boundary ng bawat isa. So, ayan. Well, ano pa? Ang message sa'yo ng person mo na yan. We will be together again.
So, ina-assure nyo naman na you will be together again daw. Siguro magkakasama kayo muli. Sa kabila ng may maingitira daw. Maharang yung maingitira. Ay, nako, hindi na kapagtataka kasi nasa end of time so to may mga evil. Pero sa mga makapanood nito, iwasan nyo na maging evil. Kasi yan na nga yung evil, yan ang mapupunta sa impyerno. Kaya napakamabuti. Huwag maging evil. Okay. Ayan. Dapat ka magtulungan, hindi na mag-inggitan at maghilaan. Ah, hindi na harangan yung happiness ng iba o yung relationship ng iba. O destiny ng iba o goal ng iba o ambisyon ng iba. Ayahan yung iba. Actually, yung mga destiny, hindi naman magtatagumpay yung mga humarang niya kasi destiny na nga, inaktadana. Pero, yung kaluluwa nila ay talagang delikado talaga. Ay mapunta sa impyerno. Kasi parang gusto nilang subukin eh. Yung God. Will of God, ay naharang-harang sila para bang china-challenge yung mga ganun. It's so foolish. Baka pinapasukan ng masamang espiritu o demonyo yung mind, kaya ganyan humarang. Meron bang mga demonyo dyan sa katawan ng mga humarang na yan? Meron. Kailangan nilang magpa-tanggal ng demonyo sa katawan nila. Ganun yun minsan guys, dahil sa demonyo, sinasusulan kasi yan sila ng demonyo. Pero hindi pa rin excuse kasi yan eh. Umuha sila ng paraan nila para, kasi yung demonyo kahit saan kasi talaga yan eh. Para hindi sila masusulan ng demonyo, para hindi sila makontrol ng demonyo. They can change. Ma-overcome nila yan. Ma-ano nila yan. Matalo nila yung demonyo na sumusulsul sa kanila. Labanan nila. Yun. Para hindi mapamak ang kaluluwa nila. Kasi, kaya nga sinusulsulan nila ng demonyo. O ng fallen angels man. Para nga mapunta sa impyerno ng kaluluwa nila. Pag patuloy silang gumagawa ng kasalanan o pag gumawa sila ng evil na hindi nila inuwasan yung paggawa ng evil, ay mapunta kasi yung kaluluwa nila. Sasama dun sa ano, kinaano, nahatulan sa impyerno, sa mga fallen angels, sa mga demonyo. Para may makasaman sila, para marami sila madali na kaluluwa. Yun talaga. Kahit ako dito, sinusulsulan ako ng demonyo dito, di ba, sa Mael pa nga eh. O, kahit elemento pa ata, guys eh. Eh talagang umaga, tinetest ka din yun eh. Kung gaano ka katibay. Pero ako hindi ako matibay talaga guys. Minsan, irritable talaga. Hindi ako pigilan talaga pag magalit ako. Minsan ba, lalo pagka iniinis ako, ay pasigaw talaga ako, kainis sa inis na naramdaman ko. Ganon. Bratatat ay bunga nga. Pero okay lang yun na ilabas mo yung galit mo. Sigaw-sigaw pa. Yan. Mas maganda ka, pumunta ka sa ano eh. Pag mga ganun lang, sigaw-sigaw ka na, isigaw mo yung sama ng loob mo, yung galit mo. Okay lang yun. Maganda na pumunta ka sa place kung ayaw mo yung mapahiya ka ba kung hindi makapal ang mukha mo, kagaya ko. Eh, pwede kang yung walang hiya ba na kagaya?
Punta ka sa lugar na ano, na... Ay, kasi ako, ay, kilala na talaga ako dito, guys, na ganyan talaga yung, ano ko, galit ko. Maingay talaga pag nagalit ako, guys. Punta ka sa, ano, sa lugar na walang tao, tulad ng sa bundok. Doon mo i-release. Ilabas yung galit mo kung mahihain ka. Na ayaw mong pag-usapan ka ng iba. Ako kasi, ano na ako eh. Na-immune na ako eh. Ayan, ganun. Yung sinasabi ko sa inyo, yung totoo lang ha. Yun lang po ha. Yung alam ko lang na totoo. At kung ano yung totoo, yun lang. Eh, yun talagang totoo eh. Anong magawa ko? Para gumaan yung loob ninyo, lalo sa may mga problema, may stress, na nadidepress dahil iniwanan, sa mga heartbroken, mga ganun ba. Pwede kayong pumunta, magsama kayo ng kung sino yung pwede nyo isama. Na, o kaya, malapit lang sa inyo eh. Diba? Pumunta kayo sa place na walang ganong tao. Doon kayo magsigaw. Labas nyo, emosyon nyo, nasama ng loob nyo, truth sa pagsigaw. Yung ganun. Nakakatulong yun. Na matanggal yung stress, anxiety, para gumaan yung loob nyo. Parang ma-release nyo kasi yung mga negativity. Yung bigat na naramdaman ninyo. Mabawas-bawasan ba? Kahit yung mga crystals, makatulong talaga yan eh. Na makatanggal ng mga negativity, pangpahil, yan ang purpose ng mga crystals para makapagpahil. Nakapagpahil yan. Nakapagpakalma yan ng nerves pati. Na basta maganda yung crystals sa mga sa bahay ilagay kasi nagtatanggal ng mga negativity, negative energy din at nakaka-heal din. So ayan, kaya ako nadodrone talaga sa crystals dati pa yun. Dami kong collection yan kasi dahil sa mga nabasa ko. May hindi kasi mag-research eh. Ano yung wish mong magagrant? The Chariot in Reverse. What's with the Chariot in Reverse? Ah! Yung iniisip. Ano yung minamanifest ng iba? Hindi. Na hindi makapanugod sa'yo kasi may horse. Hindi makapang-atake sa'yo. Instead, babalik pa sa kanya. Yung ano, evil thoughts ng iba. Hindi evil thoughts yan. Witchcraft. Ah, witchcraft. Yung witchcraft nilang ginagawa. Kasi parang nag-iisip ng malalim. Oh, witchcraft daw yan. Witchcraft. So yun na nga ang matutupad na wish mo. Baka natupad na yun kasi hindi ka na na-harm, hindi ka na napipisti, ganun. Diba? Ano pa ang gustong iparating sa'yo ng person mo na yan? The Emperor, no? Was it the Emperor? Ah, gusto niyo magkaroon ng stability sa inyo. Yung magkaroon kayo ng mga anak, yung mapangasawa kanya, yung maging secured na kayo, ganun, yung maging secured na, maging stable na, at yung maging asawa ka na niyan. 4-4, baka nakita ka pala yung 4-4, yung ma-reunite kayo, guys. Yung ma-reunite kayo kasi 3 of cups. And matigil na tong ginagawa na pangharang ng iba. Ito yung 8 of pentacles. Yung ma-reunite kayo. At
yung maging stable na. Yung mawala na nga yung mga blockage. Yun. Para mapangasawa ka na niya. So, seryoso naman siya sa iyo. Gusto ko niya mapangasawa. Yung magsama na kayo sa isang bahay. Magkakaanak kayo. Magkakaapo. Mga ganyan ba? Maganda yung plano niya para sa inyo. Yung magkakaanak kayo. Magkakaapo. What's with the hangman here? Seven of Cups. Pinapastagnan siya. Parang nakatali siya. Pinapakonfused, pinapalito. Pinagulo yung isip niya. Parang ganun yung nangyayari sa kanya. Yun ang sinasabi niya na may humaharang na maingitira. O ingitiro man, mga ganun. Gusto mo wala yan, yung mga yan. Sa inyong way, sa buhay ninyo. Oh, yung sa ganun ay hindi na siya ma-stuck pa. Yung sa ganun ay makakilos na siya. Makagawa na siya ng action. Konta ka na niya. Ay, gumawa siya ng paraan niya. Mahirap talaga maghanap ng dipinsa ng sa mga ganyan. At iba-iba kasi yung witchcraft. Pero magagawa niya yan. Walang makapigil sa ang tunay na pag-ibig. May kasabihan nga na, love can conquers all. Diba? So yan, conquer niya lahat dahil mahal ka niya. So ito na lamang, guys. For collective reading, lalo yung fear niya, ayan ang talagang ginagamit ng enemy sa kanya. Okay. Dapat wag siyang magpadala sa fear. Ay, pumunta siya kay ano, Maestro Lamrock. So, ito na lang, guys, for collective reading. So, mga bagwan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button. Dahil sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod ng videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.